Hello mga kaakbay! Welcome back to our channel. This is Charisse, ang inyong kaakbay at laging karamay. Sasagot po sa inyong katanungan, huwag lang pong uutangan. Dahil po sa Omicron variant ng COVID-19 mga kaakbay, bagong travel restrictions na naman po ang inilabas ng IATF kung kayo po ay pauwi ng Pilipinas. Effective po ito ngayon, November 28 hanggang December 15, 2021. Ito po ay para sa lahat ng uuwi ng Pilipinas, OFWs man po or non-OFWs. Balita po sa CNN World Today mga kaakbay, governments from around the world ay nag-iingat po sa Omicron variant na maaari pong maging outbreak. New mutation po ito mga kaakbay, mabilis makahawa. Una pong na-discover sa South Africa na meron na din po sa Australia, UK, Germany, Israel, Italy, Czech Republic at Hong Kong mga kaakbay. Ang Europe po ngayon ay frantically imposing travel bans sa iba't ibang bansa po kasabay po ng pagdami ng kaso ng variant na ito. So nakakalungkot na balita ito mga kaakbay dahil nung mga nakaraang araw ay mukhang magbubukas na po unti-unti dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo. And syempre, ito pati sa Pilipinas, matinding pag-iingat din po ang ginagawa ng IATF at ang mga gagawin po nila sa mga papasok ng bansa dahil po sa variant na ito. So if interested kang malaman tungkol dito mga kaakbay, then please keep on watching. But make sure po to subscribe to our channel, hit the notification bell para po ma-update kayo once we upload a video like this. And pakishare na rin po para mas marami pang makaalam tungkol dito. So mga kaakbay, balita po sa PTV News, Statement of Acting Presidential Spokesman Cabinet Secretary Nograles on the new IATF Red List. Unahin natin ang Red List countries mula po ngayon November 28 hanggang December 15. Countries from Europe, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, and Italy. South Africa naman po, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, and Mozambique. So yan mga kaakbay ang bagong red list country. So regardless po sa vaccine history, kahit po may second dose na kayo or booster shot, basta po kayo galing sa nabanggit na red list countries na ito, kung nandyan po kayo sa mga bansang yan or kahit 14 days po prior pa uwi kayo ng Pilipinas ay nandyan kayo, shall not be allowed to enter. Maliban po kung kayo ay mapapabilang sa mga government initiated or non-government initiated repatriation and bayanihan flights. And subject pa po sa prevailing entry testing and quarantine protocols ang mga galing sa red list countries. So wala pong commercial flights mga kaakbay. Pakitandaan po na repatriation at bayanihan flights lang ang magkakaroon galing po sa red list countries na to. So if meron po kayong nakabook na ticket, baka po ma-rebook lang or ma-cancel yan hanggang 15 po ng December. So makikika-coordinate na lang po tayo sa ating mga airlines kung ang ticket nyo po ay November 28 or 29 hanggang December 15. Pero kung nasa biyahe na kayo mga kaakbay at darating kayo sa Pilipinas bago po mag 12:01 AM sa November 30, ay kailangan nyo pong dumaan sa 14 days quarantine facility at sa 7th day po ang swabbing nyo. Regardless po ito mga kaakbay kung fully vaccinated na po kayo. Doesn't matter kung anong status ng vaccination nyo basta galing po kayo sa red list countries at dadating po bago mag November 30. So pakitandaan mga kaakbay kung kayo po ay mapabilang sa mga government initiated or non-government initiated repatriation at bayanihan flights, kayo po ay dadaan sa 14 days quarantine at sa 7th day pa po ang inyong swab test. Punta naman tayo sa green list countries mga kaakbay. Unfortunately, IATF approved the temporary suspension po of green list countries. Wala na pong protocol at wala ng green list countries. Wala na pong zero quarantine para po sa fully vaccinated. Ibig sabihin mga kaakbay, kung wala po ang bansa mo sa red list countries, automatic po yellow list na. Hong Kong, Saudi, UAE, wala na pong green list. Again mga kaakbay, all over the world, kung hindi po kayo kabilang sa red list country, yellow list protocols na po ang inyong gagawin. So ano nga po ba ang yellow list or yellow protocols mga kaakbay?
Kung unvaccinated ka or partially vaccinated, 8 days quarantine po ang gagawin mo sa Pilipinas, 7th day po ang swab test mo. Kapag po OFW mga kaakbay, merong designated facility quarantine ng OWA. At sa mga non-OFWs naman po, kailangan nyong mag-book ng inyong hotel bago po ang inyong flights. Kung fully vaccinated ka naman at meron kang dalang 72-hour negative PCR result, 4 days lang po ang inyong quarantine at sa 3rd day po ang inyong swab test. Pero kung wala naman kayong dalang negative test, okay lang naman po. At fully vaccinated ka, 6 days naman ang inyong quarantine at sa ikalimang araw ang inyong swab test. So kasabay nito mga kaakbay, temporary suspended din po ang mga fully vaccinated nationals of non-visa required countries or yung mga foreigners na galing sa green list. So hindi na po pwedeng pumasok ang mga foreigners. Again, to summarize mga kaakbay, dalawa na lang po ang protocols sa susundin pag-uwi ng Pilipinas. Ang red list po at yellow list. Regardless na po sa vaccination status mo, either OFW or non-OFW, hindi ka po makakapasok sa bansa kung ikaw po ay manggagaling sa red list countries unless po galing ka sa repatriation or bayanihan flight. The rest of the world mga kaakbay, kung hindi red list, ay nasa yellow list na at susundin po ang yellow protocol. Wala din po munang mga foreigners ang pwedeng pumasok sa Pilipinas. So there you have it mga kaakbay. I hope may bagong information na naman akong naibigay sa inyo. Thank you so much po for watching. Please subscribe if you haven't already and hit the notification bell para po ma-update kayo once we upload a video like this. And pakishare na rin mga kaakbay para mas marami pang makaalam tungkol dito. Again, thank you so much for watching. God bless, keep safe, and we'll see you on our next video. Bye!